ating discussion for today is about you to cover. Ang ating discussion for today is about okay, may inaandating nga. Okay. Medyo malakas ba? Yun. Okay. Sample lang po ng ano ating okay, may inaandating nga. Okay. Medyo malakas ba? Yun. Okay. Sample lang po ng ano natin tong ating mic. Test 1, 2. Medyo malakas ba? Yun. Okay. Sample lang po ng ano natin tong ating mic. Test 1, 2. Medyo malakas ba? Yun. Okay. Sample lang po ng ano natin tong ating mic. Test 1, 2. Medyo malakas ba yun? Okay. Sabi pa lang po na handang mananahan din ating mic. Test 1, 2. Medyo malakas ba yun? Okay. Sabi pa lang po na handang mananahan din itong ating mic. Test 1, 2. Okay. So, medyo malakas ba yun? Sigurado ako natanggap ko na. Okay. So we are here now. Naisarin yung mic sa pasensya na ako sa 2 minutes na introduction. Ngayon, meron pa tayong ipipresent or meron tayong i-discuss sa inyo tungkol po sa ating mga YouTuber. Ano po ba yung klase mga taxation ang makukuha natin at ano po ba yung naging announcement ni YouTube sa mga hindi pa po nakapag-apply. Pero sa ngayon, napansin ko naman na pwede pa rin mag-update o mag-apply kayo sa inyong mga sa inyong Google Adsense ng inyong taxation. So kailangan meron lang kayong tax identification number para at least ma-claim ninyo yung 15% at 0% na tax treaty po natin na tinatawag. Okay. So meron po tayong pagbabasihan na isang YouTuber sa pangalan niya na si forget the name. Si Allen De Leon. So thank you. Gagamitin ko lang ng konti ang iyong video kasi meron po tayong pag-uusapan regarding po sa BIR. Pagpasyensyahan niyo na po. At sorry po at hindi po tayo nakapagpaalam kay Allen De Leon pero sa mga tao dito sa mga hindi pa subscriber kay Allen mag-subscribe po kayo doon dahil nga po siya ay isang magaling na ini-explain niya lahat regarding sa mga YouTube at mga basta mga updating regarding sa mga baguhan na YouTuber na gagawa po ng kanilang mga channel at content. At iba pa po. Bisitahin nyo na lang po yung kanyang channel. So ito, umpisahan po natin regarding dito kay kay Mr. Allen na ito po yung title na YouTube Tax Update 2021. Medyo late na tayo pero ang pag-uusapan po natin dito is regarding the taxation. Ano ba yung mga in-apply ng Philippines or ano yung magiging taxation ng YouTuber sa Philippines? Okay. Ang email ni YouTube regarding content creators outside of the US tungkol sa taxes. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Yan. Ako nga pala si Allen. Yan, taxes po yung pag-uusapan po natin. Ha? Hindi po kung ano-ano. Ngayon, di po forward na lang po natin. Ha? Ayan. Leon, and welcome to Allen Online Ayan, TV. Ha? Dalawang bagay ang gagawin natin dito sa video tutorial na to. Ang number one is i-reduce natin yung 30% revenue earned from US via ad views natin. Okay, ano po ba ibig sabihin niya regarding dito sa reduce 30% tax revenue earned from US via ad views? Ibig sabihin po nito, kapag hindi po natin na-comply yung mga requirements kay Google AdSense, tayo po ay automatic na matataksan po ng 30% tax revenue earned from US. Ito po ay batas ng parang BIR po sa Philippines, BIR naman po sa US.
So 30% po ang i-reduce niya sa inyong YouTube income kapag hindi po na-apply. Alright? So yun, kailangan na sumunod ni Google AdSense o ni Google sa batas na ito para at least hindi po sila magkaroon ng problema. And so i-reduce natin yan at magagawa natin yan by claiming a tax treaty. Yes. Okay, okay. Ano nga ba yung tax treaty na tinatawag natin? So dito sa ating bansa, kapag ikaw po ay nag-claim ng tax treaty mo, meron po yan na pag na-tax po tayo sa ibang bansa, magagamit po natin yung nataksan po sa atin, magagamit po natin pambawas ito pag tayo ay nag-declare ng ating income tax dito sa ating bansa o sa Pilipinas. Yan po yung tax treaty. Ito po yung parang, well, parang tax shield na tinatawag po na hindi po lahat doon matataksan po. Okay. A tax treaty. Yes, may tax treaty po ang Philippines at ang US at gagamit. Yan po, sinasabi niya, both na country, US and Philippines, meron po na meron po siyang tax treaty at magagamit po 'yan kapag nakakaltasan po tayo, magagamit at magagamit pa rin naman po natin sa pagdideklat ng gamitin natin 'yan. Number 2, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-fill up ng ating tax info. Okay, dito. Ito yung regarding sa pag-fill up lang. So hindi na po natin masyadong iyana, so ipapas forward na po natin 'to. Ayun, na sinasabi niya po dito na kapag hindi po kayo nakapag-comply, 24% ang kakaltas po sa inyo. I don't think so, pero parang 30% po yung nakita ko po na ano. Pero anyway, para at least hindi kayo magkaroon ng misunderstanding o misunderstood sa pag-ano, basahin niyo po yung sa YouTube. Cursor sa payments, click natin ang payments, then pwede natin i-click dito sa manage tax info. Yan. Sa taas. Yan, regarding dito, pinapakita niya yung ano, yung kung saan po kayo pupunta kapag mag-a-apply po kayo ng inyong tax treaty o yung tax exemption po. Okay? Yan, so, meron pong tatlong klase. Kapag kayo po ay baguhan na YPP or YouTube partner na po, partner program, nakapag-register na kayo, pagre-require rin po kayo ng Google AdSense na mag-fill up ng manage ano tax information niyo. Kasi requirement po 'yan. As pwede rito sa gitna at pwede rin dito sa may baba. So i-click na lang natin itong nasa gitna dahil pulang-pula siya. Okay. So click lang natin itong add tax info. Okay, add tax info. Then we are okay. So medyo matagal-tagal 'to. Pinanood ko naman po yan yung video niyo. Okay? Okay. So, yan. Ayan. Regarding doon, medyo puputuli na po natin yan dyan. Ating tatapusin na po yan. Kapag tayo, sa dulo pala na ito, meron pa pala. Sorry. Tapusin natin sa dulo. Okay. Ito. Motion picture and pinapakita po dito kapag kayo ay nakapag-comply na po. Itong tax form and withholding rate, unang-una yan, 30% po yan. Kapag hindi po kayo nakapag-pasa ng inyong mga application o yung hinihingi requirements, 30% po yan. Default po yan. Sasabihin po niya na default na kahit hindi nyo po gawin, 30% po yung deduction niya. Pero dahil nakapag-ano kayo, nakapag-apply kayo ng inyong mga tax detail, importante po yung tax info, ano, tax identification number natin, ha? Para yun yung magko-consider na nag-apply po tayo sa BIR dito. So 15% po sa ano, sa motion picture TV, then other copyrights, 15% din. Then dito po sa services, ito yung services na ano, binabayaran po sa atin, na yun 0% po yan. Then yung W8 ben is default. Okay. So paano 'yan? Ano-ano pa ba ang ibang taxes na pwede po ma-i-tax sa atin bilang isang YouTuber o yung kumikita sa online? Online as YouTube sensation o vlogger, 'yan. Ito lang naman po 'yan. Una, ang inyong
una, ang taxable natin na tinatawag pa si itong mga ito, itong ito mga income na to as royalties. So royalties 'yan, saan po papasok ang royalties? So pupunta po tayo dito kay 6 ano, kay 16 o yung tinatawag na final withholding tax. Okay, pag-usapan po natin 'yan, yung ating final withholding tax para at least mas madali niyo pong maintindihan. Okay? So ito, ito po yung mga ano, iba-ibang klase po ng final taxes withholding tax natin. Dito po siya papasok sa ating royalty tax, royalties na tinatawag. Cash dividend, okay, hindi ko makita yung royalty. Yan. Ito po, royalties paid to citizen, resident alien, NRAETB or non-resident alien engaged to trade business on books, other literally, literary works and musical composition. So pasok po siya dito yung pag ano, yung ating YouTube. Bilang isang YouTube creator, YouTube na nagko-content, papasok po siya diyan. So 10% po 'yan sa ating ano, sa ating income. Yan po yung magiging tax natin. Na ibabayad po na every 10 of the month, 30th of the month ngayon, sa every month kapag quarter ano, every 10 of the month kapag ikaw ay monthly, kapag quarterly is every 30th of the month ang papail mo. 30th month ng after the 2 months. Okay? Example po dyan, kung January, February, March, okay? Sorry, 30th of the month after the quarter. So, January, February, March, by April 30 ka magpapail ng iyong final withholding tax quarterly. Kapag sa monthly naman po, January, February 10, ka magpapile ng iyong monthly. Okay, so ganun lang po yung kasimple. So, umpisahan po natin sa monthly. Anong form po ba ang gagamitin natin kapag tayo po ay magpapile ng final withholding tax? Ito po yan, 0619F. Ito po yung monthly remittance form of final withhold, final income taxes withheld for monthly ito. So, madali lang naman po ito. Ang gagamitin po natin na pag-a-apply is yung ating offline EBIR form. Okay, nasa baba po yung ating listed yun. Ipipill up lang po natin yung lahat ng mga details po dito. So ito, automatic po, mapipill up po yan sa offline EBIR form. Kung sakaling ano ma, may separated video po tayo na nakalaan doon, tingnan nyo na lang po sa baba yung link. Okay? Then dito po sa number 13, ATC, na remittance, final withholding tax, dito po niyo ilalagay kung magkano po yung taxes po sa income ninyo sa YouTube. Example, kung 100,000 yan, meron mo tayong babayaran na 10,000 pesos na final withholding tax. Okay? Then, ayan po. Then, kasakaling ma-penalty po tayo, o maliit tayo ng timing, meron pong penalties o corresponding penalties po siya. Surcharge, interest, and compromise. Okay? Then, after that one, ito po yun, pwede nyo basahin yung guidelines and instruction form for BIR form number 06198, monthly remittance form of final income taxes. Pwede nyo pong basahin yan. Yung link na to, nandoon po sa baba natin sa description. Okay, after the monthly, kailangan nyo pong i-file to ng quarterly. So, ito yung tatlong buwan na pinagsama-sama po. Sa offline EBIR form po natin ipapain to, ha. So before that one, kailangan po natin mag-apply ng ating certificate of registration para at least maging ano to, maging legit po na file po ito. Kasi kung hindi naman po natin, hindi tayo magpapile or something mag-register as business or yung kumikita tayo dahil sa YouTube or yung certificate of registration, hindi tayo makakuha ng ganyan. Parang baliwala rin po yung filing ninyo ng final withholding tax. So, okay, mamaya pag-uusapan natin yun kung anong mga pwedeng mangyari sa inyo pag hindi po kayo nakapag-register po
Then, ito po yung guidelines ng 1601F. Okay, tatandaan ang 1601F yung pinafile po ito ng 30th after the quarter. Okay? Kung January, February, March, April 30 po siya. Okay? Then, after that one, meron rin po tayong 1604F. Ang 1604F is for annualization, annual information return. Dito nyo po ilalagay lahat ng inyong na-file from first quarter to fourth quarter. Lahat ng inyong na-file, kung may mga binayaran kayo, ilagay nyo lang po dito sa first fund. Dito na rin po, or may penalties, ilagay lang din po yan. Okay? So, 1601FQ, eto, hindi nyo na rin po ano yun to kasi pang-interest na lang po itong mga pambangko. So, dito po tayo sa Schedule 1. Okay? Yun, ito, may guidelines din, pakibasa na lang din po. Ito. Okay? Then, after the 1604F or yung final withholding tax, ano pa po yung pwedeng ano pa po yung magiging taxable po natin dito? Ang magiging taxable po natin dito is yung 1701 o yung annual income tax return. So, hindi lang po annualization to. May quarterly din po na filing ang mangyayari po dito. So, dito, magdidepende po tayo kung ano po yung ipinaling nyo o re-register nyo po sa BIR. Kung below 3 million kayo, hindi po ito ang gagamitin nyo, yung 1701, kundi yung 1701A. Ito po yung para sa mga 8 gross receipt tax o yung gross tax receipt na gagamit lang siya ng 8% na fixed. Then, ang fixed expenses lang na ibabawas sa kanya is 200,000. Meron din naman po above 3 million. Affected po ito. Itong mga above 3 million, katulad nila rapid toll po, nila sino pa to? Doogie? Sino pa yung isa? Basta yung mga above 3 million. Yun po yung registered nila. Kasi malalaman po ni BIR yan kung ang inyong YouTube ay kumikita ng above 3 million. Kaya dapat maging honest na lang po sa pagpa-filing nyo o pagre-register ninyo bilang isang YouTuber. So wala kayong kawala po dito dahil nakabantay po sa lahat mga YouTuber ng mga malalaki at may mga milyon na subscriber, nakabantay na po sa inyo ang BIR. Maging honest na lang po kayo sa ipa-file po ninyo. Okay? So, ganun. Meron po tayong above 3 million na ginagamit po ito 1701. Okay, may quarterly din po ang filing nito. Okay? Ganun lang po yung yung mga taxation ng YouTuber. Okay, ano pa po ba ang ating regarding sa sa paghindi pagpa-file o pagre-register ng inyong bilang isang YouTuber sa BIR, may corresponding penalty po dyan. Na kapag nahuli po kayo ni BIR at nakikita po ni BIR, sigurado maglalagay ng isang tao para sa mga YouTube na may expert po o yung pa-practice, ititrain sila paano ititrace yung mga income ng mga YouTuber na yan. Dahil madali lang po matrace kung magkano po yung income ninyo dahil may mga application yan na ilalagay lang po yung link ninyo at malalaman na yung inyong average monthly at average annual. So, huwag nyo pong maliitin ang BIR kasi kapag sila po ang nag-compute, strict computation yan. Kaya dapat mag-file na lang po tayo ng maayos. Okay? Yun yung magiging disadvantage kapag hindi kayo nag-register. Okay? Ng inyong business or yung certificate of registration sa BIR. Maging honest na lang po tayo dahil kumikita naman tayo sa ating YouTube na walang kahirap-hirap. Gagawa lang naman tayo ng mga ating content. Okay, may kahirap-hirap pero hindi ka po yung kailangan na magkayod sa ibang magtatrabaho para sa ibang kumpanya o yung may boss ka, ikaw ang boss dito So kailangan mo talaga mag-file. So ano ba ang benepisyo kapag once meron kang legit or something na register ka ng BIR? Well, ikaw ay isang huwarang taxpayer na nagko-contribute sa ibang bansa. Ay, sa ibang bansa, sorry, sa ating bansa para sa mga establishment ng mga semento at iba pa mga project ng government. Then, pangalawa, kapag ikaw ay nag-apply sa visa or something na mag-apply ka ng visa para sa ibang bansa, pamamasyal ka lang, ay walang hirap-hirap. Ipakita mo lang po yung file mo ng 1701, yung income tax return,
at yung mga bangko mo o yung kung ano man yung mga requirements, madali ka po ma-approve. Kung maglo-loan ka man, madali ka rin po ma-approve dahil may mga documents ka. Yun po yung mga advantage at magiging disadvantage ninyo kapag hindi po kayo register as taxpayer sa BIR. Tandaan po, nakatag na po kayo sa BIR lahat ng mga kumikita ng above 3 million, above 1 million, or above 250,000, sinicheck na po kayo ng BIR. I'm assume na ganun po ang nangyari dahil naglabas na rin po ng BIR ruling sa inyo regards sa mga YouTuber sensation. Kaya yung kay Jamil, hindi ko alam kung ano ang purpose ni Jamil, bakit binura niyo yung kanyang channel. So I don't know kung personal or talagang umiiwas lang talaga sila. Hindi ako against kay Jamil, pero sa nakikita natin ay ganun nga mangyayari doon. Pero kaya hindi rin binura nila dahil may mga tracing ng mangyayari diyan. Hindi rin naman po mabubuklat yung bango nila kasi may bank of secrecy kasi kailangan pa rin i-file or due process pa rin to bago mabuksan ng BIR. Pero kilala na rin po sila. Oh, well, anyway, hindi na natin pag-aanihin yun. Oh, so ganito lang yun. Ito lang naman po yung ating ma-share sa inyo regarding dito sa ating kung ano-anong klaseng tax ang makukuha ni BIR ni YouTuber kapag ikaw ay nag-register sa COR and also na rin po ni YouTube na mag-comply na rin kayo kung ano yung kailangan i-comply dito sa bansa natin. Okay. So hanggang dito na lang po yung ating content. So maraming salamat sa mga nanood. Kung hindi po kayo subscriber, mag-subscribe na po tayo sa ating channel dahil marami po kayong matututunan. Ang ating content is regarding sa BIR, accounting, bookkeeping, SSS, pag-ibig, PhilHealth, at konting kaalaman, konting share sa mga financial advice, katulad ng mga investment, cryptocurrency, sa forex, hindi tayo masyadong agamay dyan. Yun lang po yung pwede natin ma-share, and also, konting tips lang sa business. Okay? So that's all. Thank you for the time na na-expect nyo sa panonood ng ating video. Maraming salamat. See you on my next live stream.